Hindi po, tayong lahat ay tumayo at pangunahan po tayo ni Pastora sa ating gawain. Sige po. Good afternoon po sa inyo. Magsimula po tayo sa gawain ng Panginoon. Sabay-sabay nating buksan ang ating Bible sa Psalms 30, verse 11 to 12. Awit 30, verse 11 hanggang 12. Iyong pinawi na itong aking lungkot, sumasayaw ako sa galak at iwa. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Di ko titigilan yaring pagpupuri, di ako titigil sa aking pag-awit. Ang pasasalamat sa iyo, o Yahweh, ay di mapapatid. Na kung titingnan, ito yung ginawa ng Panginoon dun sa Psalmist, na nung time na talagang dumaan siya sa kalungkutan, sabi nga rito, pinawi ng Panginoon or inalis ng Panginoon yung kalungkutan niya. At ang naging tabon niya sa Panginoon, na hindi lang kagalakan, kundi nandoon talagang sabi nga, hindi niya tinitigilan, hindi niya titigilan yung pagpupuri sa ating Panginoon. I believe po na lahat tayo, nakaranas tayo ng pagligtas ng Panginoon, nakaranas tayo ng maaring ng time na dumaan tayo sa kalungkutan or nahirapan man po tayo, inalis tayo doon ng Panginoon. Pinakamaganda na tugon ng bawat isa sa atin ay magpuri sa Panginoon. Sabi nga, yaong pagpupuri, di ako titigil sa aking pag-awit. Maganda na awitan natin ng Panginoon sa hapon pong ito at i-open natin yung heart natin for the Lord. Sige po, tayo po ay magsimula sa panalangin sa Panginoon. Hallelujah, Father God, Lord, we worship you, O God. Kung siyang pinataas namin, binadakila namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, napakabuti mo, Panginoon Diyos. So, at maraming bagay, Panginoon. Mga kahangahangang bagay, Panginoon Diyos, ginawa mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, niuukol namin sa iyo ang pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng ito, Lord. Kaya, Lord, sa gawain ito, O God, na muli, kami din ako muli ito, Panginoon Diyos. Dalangin namin, O God, ang iyong presensya na siyang mamuna sa amin, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. For you are our faith teacher, our comforter, our counselor. You are our God, O Lord. Maraming pong salamat. Forgive us, O Lord, for all the sins that we have done and cleanse us from all of unrighteousness, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, in our needs, Lord God. Let your word, O God, ang mensahe mo sa hapong ito, makuha namin at mayakap ng bawat isa sa amin. Kunin mo ng kagalakan ng aming mga puso, Lord God, at maawitan ka namin, Panginoon, gaya ng Psalmist, Lord God, kung paano sinabi niya na hindi niya titigilan, Lord God, kung pagpupuli sa'yo, Panginoon, masaya kanyang aawitan, Panginoon, ganun din ang bawat isa sa amin, Lord God. Aawitan ka namin, Panginoon, Lord God, buong puso, buong kalakasan, Panginoon, buong kaisipan, O God. Salamat sa lahat ng ito. Ikaw siyang itatanghal sa aming kalitnaan. Kulitin ka at sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, let's sing to the Lord. Upon the wind, and everything I know, but in my
worship you with all the heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. You are our heart's desire, Jesus. Nothing, Lord, you compare to you, God. Hallelujah. We worship you. Sipo, walang pakinetik. Amen. 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 Sige po, maupo tayo at makadingnig po tayo ng isang testimony ng isang kapatid. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aming kapatiran, si JCF family, ganun din sa aming pastor, at tunay nga na narito ako upang magpuri at itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus sa buhay na namin, sa pamilya namin na ipinagkaloob niya sa amin ng kaligtasan at kalakasan. At tunay nga na nagpapasalamat ako sa Panginoon na siyang tapat na nagbigay sa amin ng kalayaan na makalaya kami sa aming mga pagkakautang at patuloy gamin, patuloy niya kami ang ginabayan sa aming buhay na dumanas man kami ng maraming pagsubok ay narito pa rin kami at nakamalakas at nakatayo at naninindigan na ang Panginoong Jesus ay hindi niya kami iiwan at patuloyan man. At tunay nga na nagpapasalamat ko sa Panginoon yung mga blessings na pinagkaloob niya sa amin sa panahon ngayon na hindi namin inaasahan na pinagkalooban niya kami ng pagpapala na tunay nga na sa kanya lamang ito nagmumula. At sa panahon na ng pandemic na ito na sa COVID-19 na pinakaharap natin ay nariyan ang kanyang protection sa aming pamilya at sa aming mga anak. Patuloy niya kaming pinoproteksyonan sa mga tao na kakasalamuhan namin at ganoon din sa mga trabador namin na patuloy niya inyong binibigyan ng kalakasan ng kanyang ng pangangatawan. Ganoon din sa amin na patuloy kaming ginagabayan at ang banal na spirito niya ang naghahari sa aming puso. Ito lamang ay ito ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon at tinataas ko ang Panginoon sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 At tunay nga ang Panginoon ay napakadakila. Amen po ba? Amen. Amen. At napakaganda na talagang sa bawat isa sa atin ay maranasan natin yung pagkilos ng Diyos. Are we blessed? Amen. Hello? Amen. At binitin nata tayo ni Sister Gina Rusa. Mukhang hindi mo nabanggit, kapatid, yung ating pinag-pray. Anyway, okay lang yun. Dahil yan naman ay ang Diyos ang ating audience dyan. Ano? Pero maganda, talagang pinagpapala tayo ng Panginoon. Ano ba mga susunod na mangyayari? So, ganyan po ang mga anak ng Diyos. Basta just being faithful with Him. At I believe na tutuparin ng Lord ang kanyang mga pangako sa atin. Amen po ba? Amen. Marami siyang pangako eh. Tutusin eh. Pero siyempre, nasa abot na lang ng ating na makakaya, parang gano'n. Ano? Pero kung mag-expect ka ng sa Lord ng napakadami at magagandang bagay, dahil natin pinangako na sa'yo. Pero anyway, tatakbo po yan sa kalooban ng Diyos. So, excuse me. So, makita natin sa ating pinag-aaralan, it's all about what? Ano ba pinag-aaralan natin? It's all about worship, no? At alam natin, ang worship ay napaka-importante sa Panginoon. Actually, in-impress po sa akin ng Panginoon niya na during this COVID virus na to, kailangan ay sambahin natin siya, no? Alam naman natin na ang Lord ay lugod na lugod sa mga taong mapanalanginan at sa taong worship, no? Tagalog, nakalimutan ko. So anyway, kasi ang Lord, sabi niya nga, He is seeking a true worshiper, a worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Hinahanap niya, naghahanap siya talaga. So anyway, kailangan JCF, tayo ay maging true worshiper ng Lord. Amen po ba? At yan po yung gusto niyang maramdaman sa atin. Kasi alam natin, kapag nag-aaral tayo ng worship, makikita natin yung talagang
galing yan sa ating puso at inilalakad natin sa Panginoon yan. So, alam naman natin, ang worship is the word of the Lord at syempre, worshiping in spirit, sa puso natin, spirit, and in truth. So, yun lang po ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya, kapag ang isang anak niya ay nagsasamba sa kanya, nag-worship sa kanya, nanalangin, everything na ginagawa for His glory, siya po ay lugod na lugod. So, isa po mamaya makikita natin ang isang pang man of God na talagang nalugod ang Panginoon. At last Friday, napag-aralan natin. Sino? Sino na pag-aralan natin nakaraan? Stephen. Stephen ba yun? Di ba? Paul and Silas yun, di ba? So, yun na napag-aralan. So, nagkalit ulit na tayo, no? So, anyway, sabi nga ni iba, banda. Tatlo kasi yung palabas natin. Kaya nagkaharambu-rambula na, no? Bale, di ba? Mixed emotions naman yung mga yan. So, anyway. So, tingnan natin yung mga ituturo pa sa atin ng Panginoon sa sinag-expect na mayroon tayong makukuha sa araw. Inulit ko, church, no? Just expect from the Lord. Pag-aralan natin ang level of expectancy. So, during this service, maganda, nag-expect ka, maganda rin, nakikinig ka. Amen po ba? Maganda rin na talagang ninanamnam mo yung kinakain nating sa spiritual aspect ng buhay natin. At maganda rin na talagang pakiramdaman mo ang kilos ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung parang tipong makikinig lang tayo, dadaan lang tayo, natuto tayo, or di kaya, okay, natapos na, ay salamat, tapos na. Hindi po ganun. No? That's a wrong attitude po na isang anak ng Diyos na gusto niyang pagpalain. So we have to expect, no, katulad ng mga dinudugo, yung 18 years na dinudugo ng babae, no, makikita mo yung pinagaling ng Miketong, sampu sila, isa lang ang bumalik. So kitang-kita mo yung talagang excitement nila. Amen? Yes. Yung ba talagang, kasi pwede mo sabihin, kasi ang inihingi ko lang naman yung merienda sa Panginoon, kaya hindi mabigat. Pero kung inihingi mo sa Panginoon, yung gumaling ka doon sa sakit mo, at ikaw yung pinagaling, so siyempre, so super excited ka niya. Pero hindi po yung point doon. Ang point doon is with or without that na ma-receive ka ngayon, still yung heart mo ay naka-tune in. Yung heart mo excited, no? Meron nga isang preacher, di ko mabanggit yung pangalan, pero wow. Sa kanyang service, langgam lang po ang maingay. Eh, may buba. Totoo po yun. Langgam lang po ang maingay doon. So, totoo po talaga yun, no? Pero anyway, maganda po makita natin ito. Kasi, in the stillness, He is there. Naitin ba natin? Sa katahimikan, sa kapayapaan ng dudo ng Diyos. So, hindi ko naman sinasabi na di na tayo magsasalta, di na tayo hihikab, di na tatakbo yung pulso ng dugo natin. Eh, hindi naman po gano'n. Ang point ko lang, maganda yung puso natin ay nakatune in sa Lord. And then, sabi mo sa tabi mo, i-tune in natin yung puso natin sa Lord. Amen po ba? Especially kapag tayo nakikinig na, no? Yung puso't isipan natin, ituon natin. At one word lang, sabi ko sa inyo, church, makinig kayo sa one word lang ang ibibigay ng Lord sa'yo, makikita mo. Palitan, mababago na yung buong buhay mo. Amen po ba? Nag-expect pa tayo ng gano'n? Amen! Mag-expect tayo ng gano'n. So, maganda na nasa pag-aaral natin ngayon, makita pa rin natin yung mismo sinasabi ko dito na in-impress ng Lord sa akin. This is Psalms 95 verse 1-3. Dahil kitang-kita natin ang kabuuan ng papano sambahin ng Diyos at kung paano yung puso at galak at tuwa at galak ng isang tao. So basahin lang po natin sa Psalms 95 verse 1-3. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. So, yung baturo ng Lord Jesus Christ, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. So nadudumpo, halos ko kumpletuhin mo yan. Kapag binasa mo ang Psalms 95, the whole of this chapter. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari higit sa sinuman na binabatala. So makikita mo yung kung sino ang Diyos, sino yung dapat natin i-adore at this very moment. Sino yung bibigyan natin ng reverence? Sino yung talagang na meron tayong malalim na pag-ibig at respeto? Remember, sa Panginoon natin iukol yan. Amen po ba? Kasi ang Diyos, ibang-iba siya.
iba po talaga. Hindi po siya katulad ng tao na po siya, hello, hi, ganun lang. Wala na yan, okay na sa kanila yun. Pero sa Panginoon, hindi po. Devotion. Sa Panginoon is adoration. Sa Panginoon is yung pagrespeto, pag-ibig na nanggagaling sa puso. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Huwag mo isipin kung ano yung pinagdaanan mo. Huwag mo isipin po. Ay nako, sa Panginoon, di pwedeng humaharap tayo with condemnation. May takot. O kung ano pa man hindi. Lahat yan ay alam ng Diyos yun. Amen po ba? Amen. Kung may tinatago tayo, wala tayong tinatago, o ano nangyari sa atin kanina, o bago tayong marap sa kanina, alam na mga Panginoon yun. Kaya hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat para bang nahihiyang lumapit. Kasi ang Diyos, alam niya lahat yan. Amen po ba? Amen. Ang gusto lang ng Panginoon, lumapit ka. Kasi may tuturo siya, meron siyang aayusin, meron siyang babaguhin sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, amen, amen. So, tingnan natin itong nangyari sa buhay po ni... Sino kaya pag-aaralan natin? Sa 1 Kings to eh. Sino kaya to? Hello? Amen po ba? Sa 1 Kings is pag-aaralan natin si King Solomon. Sino po ba? Sabihin mo, sino? King Solomon. Ito po yung anak ni Bathsheba at saka ni David. Amen po ba? So, 1 Kings 3, 2 to 15. Basahin po natin. Medyo mahaba pero maganda po maintindihan natin ito. Hello? Nakikinig po ba tayo? Mukhang hindi ata nakikinig yung malalayang lugar. Yun, minarinig na ako. Yeah, yes, yes, yes. Amen. So, sa 1 Kings 3, 2 to 15, ngunit ang mga tao'y patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos, sa mga sambahan, sa burol, sapagkat hindi pa noon ay tatayo ang bahay ni Yahweh. So, yung si King David, gusto niyang magitayo ang temple, pero hindi siya magtatayo, sabi ng Panginoon. Excuse me. Ang magtatayo ay si Solomon. So, sa verse 3, inibig ni Solomon si Yahweh. Yan, inibig niya. At tinataliman niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Gayunmay, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunod ng kamanyam ng sa mga sambahan sa burol. So, kung makikita natin, talagang ginagawa niya ang pagsamba sa pag-aalay. Magita ng pag-aalay. Minsan, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog. Sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Yun lang ang sambahan nila, wala pa temple. Nag-aalay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Titignan mo, Solomon was a true worshipper. Amen po ba? Hindi dahil sa siguro sinabi sa kanya ng ama niya, pero dahil sila ay mga Hudyo na talagang likas na sa kanilang puso ang sumamba. Tanda natin gustong ipakita sa atin na siya ay nagpatuloy na worshipper ng Lord. No? Patuloy at patuloy siyang sumasamba sa Diyos. Kaya nga, tatalon lang tayo, hindi ko muna babasahin sa inyo verse 5, pero gusto kong ipakita sa inyo na si Solomon nung naitayo na yung templo, tuloy-tuloy pa rin ang pagsamba niya. Kasi kung alam mo yung story ni Solomon, malungkot eh, di ba sa dulo? Pero di natin pag-aaraling kalungkutan. Kasi nasa malungkot na panahon na tayo, malungkot pa rin ba pag-aaralan natin? Ano mamili kayo? Anong gusto nyo? Masaya, malungkot? Masaya. Di batukang, katapigin mo yung katabi, masaya ka ba? Masaya. Yes, ayan. Huwag niyong bubugbugin yan. Pagkabugbugan dyan. So, sinabi ko nga nakaraan, nag-aral tayo pertaining sa prayer, doing good to others, offering, mag-tithes and offering tayo, loving one another. That's a form of worship. Amen po ba? Sabi ko sa inyo, worship, ito pong worship, nakapailalim po ang prayer, nakapailalim dito yung thanksgiving, nakapailalim dito yung communion, nakapailalim dito yung tithes and offering. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto the Lord. Lahat po yan. Paggawa ng mabuti sa kapwa, tumutulong ka. That's a form of worship to the Lord. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Hello? So hindi po, ang point po dito, para makita natin na minsan, nababasa natin sa Biblia, siya'y nananalangin, siya'y puro panalangin, pero hindi mo makita, maaaring hindi mo nakita siyang kumanta. Pero hindi lang po ang pagkanta ang siyang worship. Kung hindi pati yung pananalangin niya, pag-pray and fasting. Naintindihan po ba natin? Pati kayo yung katabi mo, naintindihan mo ba talaga? Oh, yan. Amin na tayo.
No? So anyway, Solomon as a worshiper, kung titignan natin sa 2 Chronicles 6:1 to 42, hindi ko babasahin yan. So gusto ko lamang basahin yung maari nga 4 verses para maintindihan natin. Kasi etong 2 Chronicles 6:1 to 42, ito po yung prayer ni Solomon nung tinayo na yung templo. Pero out of this, lahat po yan ay pagsamba sa Diyos. Basahin ko sa verse 1, sinabi noon ni Solomon, sinabi mo, Yahweh, na ibig mong manirahan sa makapal na ulap. Ngunit, ipinagtayo kita, ayun na, ipinagtayo kita ng isang dakilang tahanan, isang lugar na tahanan mo habang panahon. Pagkatapos, humarap siya sa bayan at binasbasan. Wika niya, purihin, ano raw? Purihin. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, bla 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 bla, hanggang verse 42 na po yan. Basahin na po ninyo kasi yan po ay isang bagay na makikita natin that Solomon is a worshiper of the Lord. Hello? Nung sa verse, sa 2 Chronicles chapter 1, makikita mo na talagang dun siya. Dun nakipag-usap ang nung verse na na-encounter niya ang Panginoon. At dyan din po, nakita natin sa 1 Kings na binasa natin, chapter 3. Yan din po yun sa 2 Chronicles chapter 1. Pero anyway, nung siya ay nagpatuloy na nanalangin sa Diyos at diniklara niya ang kadakilaan ng Panginoon, etc. blah, blah, blah. In front of Israel, yung ginagawa niya. Nandun na sila sa templo noon. Tignan natin yung ginawa, nung sinabi niya, o ang nangyari nung pagkatapos niya manalangin. The Lord accepted the prayer, Solomon's offering, and worship with him. So kung makikita mo, katanggap-tanggap sa Lord, yung pagpanalangin niya, yung offering niya, at yung pagsamba niya sa Diyos. Katanggap-tanggap. At ito po ang ginawa ng Panginoon because of his heart of a worshiper. Makikita mo yung nangyari. Sa 2 Chronicles 7:1 and 2, nang makapanalangin si Solomon, may apoy. Ano raw? May apoy na bumaba mula sa langit. Hello? Tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaningningan ni Yahweh. So, kitang-kita natin, ano? So, yung ginawa ng Diyos, yan, makita nyo sa picture niya na talagang tinupok niya ng isang ng apoy ang kanyang mga handog. At ang kaningningan ng Diyos ay kitang-kita ng buong Israel. Hello? Maging siguro sa labas. Kasi yung templo na yan, hindi naman kalakihan yan. So maraming tao din sa labas. So kung makikita mo, ang glory ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang pinaka-importante rito, God accept the offering. God accepted the worship of Solomon. And how about sa atin, panahon natin? Amen, diba? Kaya yung worship is so important to the Lord. Kasi dun siya nananahan. Kaya nga, ang unang-unang grupo na lumalakad kapag ang bayang bansang Israel ay nagmamarcha, lumalakad, yun Judah ang nauna. Amen ko ba? Because Judah means praise. Gusto ng Lord, pinupuri siya, sinasamba siya. Kaya dito sa atin, ang pagpuri at pagsamba ay napaka-importante yan. Amen ko ba? So, tignan pa natin, pagdating sa verse 2, hindi makapasok sa templo ang mga saserdote sapagkat napuno nga ito ng kaningningan ni Yahweh. So hindi sila maganda, hindi nila magawa yung gagawin nila. No? Hindi ito naging disorder ang Lord. Hindi po ganun. Nanggulo ang Lord. Hindi. Ang Lord, kanya yan. Kaya siya yung gumawa niya para ipakita sa tao. Ang Diyos ay nalulugod sa kanyang mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. At doon, kitang-kita natin, no? Maari din sa picture nito. Wala na ako na picturean eh. Kasi nung pumunta ako sa Israel, yan lang ang nakayanan kong picture. No? Iningi ko pa sa mga bata. Pero nga ng picture mo. So anyway, so kitang-kita, makikita mo, picture out na lang natin sa ating isipan na ang glory ng Lord filled the temple. Ganyan ba? Ano ang ibig sabihin dito? Una-una, because the Lord inhabits the face of His people. Amen po ba? Ipinararamdam ng Lord ang kanyang presence sa atin. No? Alam nyo, iba kasi ang worship.
Kasi ang worship, pwede ko iduktong sa susunod ko pang mga tuturo. Ang worship kasi, nakaduktong ang langit sa puso mo. Ayun, di ba? In what sense, para makita natin, the Holy Spirit is in us, and then yung spirito mo ay nakaduktong. Amen po ba? At yan ang nagpupuri sa Diyos. Hindi ba natin? Kaya ang Lord, ang glory niya, ay ipadadama niya sa atin. Because He will be with us. Ang sabi niya, He will never leave us nor forsake us. At tandaan natin, ang Diyos ay nandito sa atin at ang gusto niya, sumamba tayo sa Kanya. Amen po ba? Balikan natin yung verse 5, nung iniwan ko sa 1 Kings 3, 2-15, yung verse 4. Ngayon, balikan natin yung verse 5, nung siya ay humarap na ang Panginoon sa Kanya. Tandaan natin, mula nung verse 2, 3, and 4, makikita mo, hanggang si King Solomon ay nagsamba sa Diyos. Wala pa yung templo. No? Siningit ko lang yung kanina para maintindihan natin that Solomon is a true worshiper. Pagdating sa verse 5, kinausap siya ng Panginoon. Tingnan natin, kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Ang ganda, di ba? So kung makikita mo, sa akin nga mangusap lang ang Lord ng isang pangusap. Wala na ako Talagang boom. Ano na? Parang hindi mo na alam ang gagawin mo. No? Kasi tuwan-tuwa ka, galak na galak ka. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Sino nakasunod? Mukhang bata, hindi na susunod ha. Ulitin ko, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya ng marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono isa niyang anak. O sino yung anak niya na yun? Akala ko na, hindi niya na masagot. Akala ko si Salmon na naman yan Yung Salmon, Pink Salmon ba yan? So, hindi naman po, no? Sabi dito, sa verse 7, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Sino nagsasalta? Si Solomon. Bagaman ako'y bata pat walang karanasan. O, bata at wala pa siyang karanasan, ha? Siguro, nagtatalo nga yung mga theologians yan kung siya ay 12, 14, 18, 20, 30. Di lang makaintindihan kung ilang taon kasi wala nakasulat sa Biblia. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. No? Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. So ano ibig sabihin nito? Wisdom ang hinihingi niya. Sapagkat sino ang maaari maghari sa bayan mo, ito na napakalaki. No? Isipin mo yung tanong na yan. Alam mo, si King Solomon, hindi pansarili ang hiningi niya sa Diyos. Amen ba? Yung pansariling ganansya. Kadalasan pag tayo, pag ang Lord nangusap, ano gusto mo? Gusto ko po ng kotse. Ano pa gusto mo? Bait, lupa. Ano pa gusto mo? Magagarang alahas siya. Sabi na Lord, wala akong yan. So, biro lang. So, dito makikita mo, si Solomon, hindi po siya humingi ng pansariling ganansya niya. Amen po ba? Pwede mo sabihin kasi, Pastor, si Solomon kasi mayaman na siya rin. Hindi po. Alam mo bakit? Hindi yan ang bunga ng worshiper. Ako sabi sa'yo. Hello? Ang isang worshiper, hindi yan hihingi ng material na bagay. Tandaan mo siya. A true worshiper. Dahil ang gusto ng isang worshiper, kung ano yung gusto ng Ama. Naintindihan po ba natin? That is the prayer of consecration. Kung pag-aaralan natin ng Biblia. Tandaan po natin. Inuulit ko sa inyo. Makinig ko yun. Ang Lord is working from the inside out. If you're a worshiper, isa mo siya wino-worship from heart. At kung galing sa puso yan, ang labas niya, galing sa puso, lumalabas. It means the fruit of the Spirit. The gift of the Spirit. The work of the Spirit.
The power of the Holy Spirit. Amen po ba? Hindi po yan hihingi ng material na bagay. Kasi ang material na bagay, galing sa labas, from the outside in, hindi po ganon. Ang Lord is from the inside out. Entiyan po natin, palakpan natin ang Panginoon. Ano ang binigay ng Lord sa kanya, kundi ang gusto ng Diyos? At iyan ang gugustuhin ni Solomon. Tandaan po natin. Bakit kamo? Kasi, kung babasahin natin ang Psalms 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamta. Ano sa English to? Delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen po ba? Amen. Ang ganda ng salitang ito. Alam mo parang dalawa ibig sabihin ito. Nung unang narinig ko ito, ang sabi ng isang nagturo, ito raw ay, delight yourself unto the Lord, hanapin mo ang kaligayahan at ang Diyos ko. Anong ibig ng puso mo bibigyan ng Diyos? Mali po yun. Tandaan po natin. Delight yourself unto the Lord and He shall give you the desires of your heart. Ano ibig sabihin? Ano yung desires niyo? Nasa puso ng Diyos. Amen po ba? At yan ang i-desire mo. Naintindihan po natin? Kasi hindi pwedeng kung anong gusto mo, yun ay ibibigay siya ng Diyos. Kaya kanina nagbiro ako, anong gusto mo? Kotse, bahay, lupa. Wala ako nun eh. Pang mundo kasi yun. Amen po ba? Kasi ang Lord, ang mundong ito ay susunod lamang sa kalooban niya. Mauna muna ang kalooban ng Diyos, susunod lamang ang mundong ito. Amen po ba? Naintindihan po natin. Sino natututunan? Uwi na tayo? So kung titignan pa natin sa verse 10, ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. Oh, bakit nalugod ang si Yahweh sa hiling ni Solomon? Kasi galing sa puso niya yon. Amen po ba? Pagkabat patay pa spirit nila, huwag natin pag-usapan na yun. Pero ang punto rito, yun ang gusto ni Solomon eh. Kung ano yung gusto ng Diyos. Diba? Wisdom eh. Sipin. Paano pamahalaan ang kanyang Hudyo, ang kanyang Israel. Napakaraming tao. Hindi niya hiningi yung pansarili niya. Amen? Naintindihan ba natin? Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay sila. O kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ano sabi sa verse 12? Ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna sa iyo, maging sa mga susunod pa sa iyo. Teka. Isipin mo, wisdom ang binigay sa kanya. Ang sabi ng Lord, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, long life. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng, mamatay na nga itong mga kaaway. Hindi siya humingi ng gano'n. Di ba? Ang hiningi niya ay pagkaunawa, padali na mga humato. Wisdom. Kaya, kung makikita mo kapatid, a very powerful word from the Lord na talagang binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa inyo. Ito lang, gusto ko lang isingit. Paano ka magkakaroon ng karunungan? Di ba tayo, ang gagawin natin, mag-aral tayo. We have to practice ourselves na matuto para magkaroon tayo ng karunungan. Amen ba? Gusto nyo lang, the press revelation? Sino gusto ng press revelation? Kasi yung kamay niya sa malalayan doon. Si Solomon po, hindi na po siya nag-aral. Hindi na po siya preschool, grade school, high school, college, masteral, doctorate. Hindi na po. Ano nangyari? Yung time na yun, binigyan siya ng Lord ng wisdom. Palakpakan natin ang Panginoon. At kung hihingin mo, kapatid, na wisdom na katulad nung kay Solomon, wala na ibibigay ang Lord. Kasi sabi niya, walang bahigit sa'yo mula nun hanggang sa mga susunod. Isang beses lang ata ginawa ng Lord sa isang taong, yan ang wisdom sa'yo. Ganun po totoo yun. Ibinalot na sa kanyang wisdom, tumalino na siya. Oh, you see? So yun po yung maganda rito. No?
Kaya nga, dito makikita natin, at bibigyan pa kita, sabi sa 13, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa panang buhay mo. Take note of those words. Huh? It is because isa lang ang dahilan kung bakit yun. He is a worshiper. Hello? Hello? Tapigin mo at tabi mo. Worshiper kasi siya. Eh, ikaw, ano ka? Hello? Worshiper ka rin, di ba? Amen. Amen. Dali na namin katabi mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng inyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Hello? Kasi David is a worshipper of God. Ah, binata pa lang yan, kilala ko na yan eh. Barkada namin ni Jonathan. Si Joe, tsaka si Nathan, magkakasama kami noon. Hello? Kaya nga, June. Jonathan, pareho, oh, nag-a-rhyme pa rin ah. Okay ba? Ikaw na nakakalam yan. Si Joe at si Nathan, magkakasama po kami yan. So anyway, dito po, yan ang legendary ng araw ko eh. Sa verse 15, nagising si Solomon at noon niya nabatid na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kapan ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog. See? Alay na naman siya. Talagang worshipper talaga. At nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang piging para sa kanyang mga tauhan. So kung makikita mo, no? Wala sa kanya yung mga bagay-bagay. Wala sa kanya lahat yan. Pwede mo sabihin kasi mayaman siya, Pastor. Hindi. Huwag mo i-gate sa akin yung yaman niya. Eme po ba? Huwag mo i-gate sa akin yan kasi ang Lord ay nag-respond doon. Kung sa yaman lang ang pag-uusapan ay pera lang kaya siya nag-aabig sa Diyos. Hindi accepted ng Lord yan. Kaya nung in-accept ng Lord ang kanya at pinakita sa nga, binigyan siya ng wisdom nito because the Lord accept his worship, his offering his worship. Yun ang basis doon. Hindi dahil siya yung mayaman. Hindi, alam mo sa worship, hindi pinag-uusapan ng yaman dito. Eh, may buka, pantay-pantay tayo. Kaya yung mga height mo, kunyari, 4'5", 4'9", 4'8", kamo, pantay-pantay na tayo. Eh, may buka, naintinan mo natin. Kaya nga si Elijah, minum ng growth balls, growth pills ba? Para tumangkad, di ba? O, inom din kayo, para tumangkad din tayo. Eh, may buka. So, anyway, pantay-pantay po lahat tayo. Eh, may buba. Ang paghahayag ng Diyos sa kanya ay sagot sa kanyang mga handog. Tandaan mo yan. Once ang Lord ay naghayag, nag-reveal. Hello? Yan ang sagot niya sa iyong worship. Because you are true worship. Tandaan mo, lahat ng bagay din sa lupa ay hindi importante yan sa iyo. Ang importante, ikaw maging isang true worshipper ng Lord. Amen po ba? Sino po gusto maging true worshipper ng Lord? Amen. Just worship Him every day, every day. Amen po ba? Kantahan mo ang Panginoon. Kung wala kang memorized na kanta, ang alam mo lang, wake ba yun? Wake. Actually, hindi ko alam lyrics dun eh. Yung title na, nakalimutan pa. So, hindi naman, ewan ko paano yung kanta yun para sa'yo. Ewan, hindi. So anyway, wala nga lang, di kumantak lang. Hallelujah, praise you Jesus, magnify your name, hallelujah. Oh. Okay na yun. Sa Lord, mas gusto niya yung galing sa puso. Kapag ang Diyos ay nalugod, asahan mo ang pinakamaganda at ang buhay mo ay magiging kakaiba dahil mararanasan mo ang langit dito sa lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag nalugod siya, Herod, di ba? Nalugod siya, sabi niya sa anak ni Herodias, ay ibibigay ko even half of my kingdom. Yan, nalugod siya doon sa sayaw ng bata. So, lalo na ang Panginoon, hindi naman kaya, ang Lord is the King of Kings and the Lord of Lords. Tanda natin yan. Kapag nalugod siya, asahan mo ang pinakamaganda
at ang buhay mo'y magiging kakaiba dahil mararanasan natin ang heaven on earth. Tandaan natin din. Tandaan po natin yan. So, huwag nating payagan na tayo ay hindi makapagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Because of worship, ang Diyos ay nagpapahayag sa Kanya kung ano ang gusto niya. Ngayon, ano-ano ang mga naranasan ni King Solomon nung nalugod ang Diyos sa kanya dahil sa kanyang worship? Ano-ano mga naranasan niya? God's offer created a test for Solomon. Ito po yung binigay sa kanya, no? Pero ito po yung hinhamon ng Lord sa kay Solomon. Kung makikita natin, 1 Kings 3:5, kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Ito po, no? Ang makikita mong in-offer kay Solomon ng Lord. Ang Lord ay nagpakita ng test kay Solomon patungkol sa gusto ng Diyos na ibahagi sa kanya. Dahil sobrang nalugod ang Panginoon, dahil sa kanyang pagsamba, hinamon ng Lord si Solomon, ano ang ibig mo? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? May hihilingin ba siya sa kanyang sariling kaluwalhatian o sa kaluwalhatian ng Diyos? Hello? Tanda natin, hindi nga siya humiling para sa kagustuhan niya. Hindi siya humiling para sa kanyang kaluwalhatian because he's a king. Hindi siya humingi na parang, Lord, pasikatin mo ako, ako magisikat sa buong mundo. Lord, because of this pag-worship ko sa iyo, eh, gawin mo akong isang dakilang maharlika o you name it. Hindi niya ginawa. Hindi niya magawa yan because that is not the fruit of the Spirit. Amen po ba? At hindi yun ang magmamanifest sa puso niya. He showed his heart for God by asking something for God's glory. So, yun po makikita natin dito. Pinakita niya ang kanyang puso sa Diyos. Na sa paghingi niya, ang hinihingi niya ay para sa glory ng Lord. So, sinabi niya sa 1 Kings 3:9, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino maari maghari sa bayan mo ito na napakalaki? No? Isipin mo yan. Tandaan natin, hindi po madaling pangunahan ang isang bayan na milyon ang tao. No? At yun ay talaga nga malaking kaya tawag dito, responsibilidad na humawak ka ng malaking tao. Tingnan natin ang puso ng isang worshipper na katulad ni Solomon. Hindi niya tinitignan yung kanyang kapakanan. Amen po ba? Dahil ang true worshipper, inulit ko, katulad nga na sabi sa inyo, siya po ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu, ang ini-impart nandyan sa puso niya, ay yung desire o will ng Panginoon. From the inside out. Naintindi po natin. Kasi ang Holy Spirit, nalulugod siya, ang gusto niya, patuloy niya ipakita sa tao ang tunay na hangarin ng Diyos sa atin. Material things is a secondary thing. But the primary, ang pinakagusto ng Panginoon, is spiritual matter. What do I mean for that? Ang gusto ng Lord ay yung kung ano ang ikululuhati ng Ama. Kung ano ang ikadulugod ng Ama. Amen po ba? Amen. Katulad nga nung ginawa ng Panginoong Jesus. Hello. Nung sabi ng Lord, nung nandito sa baba, di ba, yung malapit si Pako, Lord, may this cup be removed, di ba sabi ko. Yet, not my will, but your will. That is the prayer of consecration. Na talaga nga, hinahangad mo ang kalooban ng Diyos more than doon sa gusto mo. So, greater than doon sa gusto mo. Kasi, brothers, sisters, hindi mo na, kapag ikaw ay nag-worship sa Lord, hindi mo isipin ang kapakanan mo.
Ang isipin mo eh, Lord, paano pa kita mabibigyan ng kaluguran? Amen po ba? Kasi alam natin, as a worshiper, hindi malulugod ang Lord sa alay. Obedience is better than sacrifice. Naiintindihan po ba natin? Hello? Amen. Alam mo, kapatid, minsan talagang dumaraan sa buhay natin ang maraming bagay. Katulad nga na nabaltaan kanina, no, na anyway, pwede ko na siguro i-share. Sa isang bansa, na malaking bansa na kinikilala natin, marami na po raw nagbabankrupt ng mga companies. Sa totoo lang kasi, dapat lang na maintindihan natin na tayong lahat ay tao na nilalang ng Diyos na merong dapat na puso sa Panginoon. In spite na tayo ay walang Diyos, pero dahil dinisign tayo ng Panginoon, marapat lang na makita natin din ang glory ng Lord. Sa kapalaluan, sa pride, ibinabagsak ng Lord ang mga tao. Amen po ba? At umiiral pa rin po yan hanggang ngayon. Pride goes before a fall. Naiintindihan po ba natin? Hello? Amen. Kaya nga kung ikaw ay worshiper, the very first thing that will appear in your heart is what is the will of the Lord. Mas gusto mo pa itong gawin at alam natin ang kalooban ng Diyos ay kung ano yung nasa kanya salita. Amen po ba? Ano pa nangyari kay Haring Solomon? His words show that he viewed himself as dependent on God, not self-sufficient. Very dependent siya sa Lord. Hindi siya tumatakbo doon sa sarili lamang niyang kakayanan o sufficiente na siya sa gusto niya. Nasa comfort zone na siya. Hari na siya. Hindi po ganun. Sa 1 Kings 3:7, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pat walang karanasan. So makikita mo dito, no? Very dependent siya sa Panginoon. Umaasa siya sa Panginoon. That is a true worshiper. Hello? Kasi ang true worshiper, siya ay nakikinig lamang yan sa banal na Espiritu. Ang isip, ang puso niya, ang tenga niya, ang lahat-lahat sa kanya, kung ano yung kalulugdan ng Diyos, pumapasok kaya sa kanya isip. Yun ang hinihintay niya. Amen ba? Hello? Kaya nga tinuro ko yung prayer of intercession, no? Maganda, matutunan mo yun, no? Kung meron kang bukong, basahin mo maigi, from the start to end, basahin mo na to. Kitang-kita mo kung paano ang Diyos sambayin siya sa spirit at katotohanan. Hello? Pwede kang, habang binabasa mo yung makikita mo, step by step, na makapasok ka sa Holy of Holies. Pero hindi na yung tuturo ko yun, pero gusto ko lang makita mo, basahin mo. Maganda yun. Amen po ba? Maganda tayo, magbabasa tayo nun, ha? Di ba? So anyway, ano pa nangyari kay King Solomon? Kung makikita mo, ito yung mga blessings niya. It's because out of worshiping the Lord. Ito yung mismo makikita mo na talagang as a worshiper, maraming gagawin ang Panginoon sa iyo. Ayun po ba? Maintindihan mo eh. Hello? Gusto kong glorify ang Lord dito. Pinaintindi sa akin ng Panginoon yung from the inside out. Pinayakap sa akin ng Panginoon. Kaya dapat lahat-lahat ng gagawin natin. From the Holy Spirit, going to our spirit, then palabas po yan. Naintindihan po natin. Sa 1 Kings 3, 8 to 9, God's servant, sino servant ng Lord dito? King Solomon. Sabi mo si King Solomon. Siya kasi pinag-usapan natin, hindi pa ikaw ha, si King Solomon. God's servant and a servant of God's people rather than his own people. Siya po yung ganyan po yan. Sa 1 Kings 3, 8 to 9, pinapamuno mo ako sa iyong bayan. O, see? As a servant of the Lord, pinapamuno mo ako sa iyong bayan at naging servant din siya ng bayan ng Diyos.
Sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong tumilala ng masama at magaling. Sapagkat sinong maaaring maghari sa bayan mo ito na napakalaki? Hello? Sige mo. Solomon as a servant of God and a servant of his people, of God's people. Ganun po ang ginawa sa kanya ng Diyos. At siya po ay hindi nahirapan sa gawain niya. Alam mo bakit? Kaya nga sabi siya, obedience is better than sacrifice. Sinare ko po yan doon sa, yun pala yung gusto kong ubutin kanina, ba't naisingit yung Amerika? Kasi nagbigay ako ng comment doon sa mga kaibigan ko na nasa US. Sabi ko sa kanila, kasi ang, may sinabi ako about the US, pero sabi ko, obedience is better than sacrifice. So makikita natin na talagang ang Lord ay hangad niya na sumunod tayo. Amen, diba? Tignan pa natin ang nalikha sa kanyang puso because of being a worshiper. Sa 1 Kings 3:7, ang sabi nito, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Sa English, Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Baguhan siya eh. Amen po ba? Kasi nung namatay si Haring David, almost bata pa talaga siya noon. Hindi siguro siya naturuan, hindi siya naggabayan ni Haring David kasi matanda na si Haring David at the time. Alam naman natin, yung mga kapatid ni Solomon, matatanda na yun, di ba? Kung kila, sige, mga kapatid niya, di ba? Almost, sila Absalom, almost matatanda na yun. Si King David, dumating lang naman. Dahil kay Bathsheba, bata pa yan. So, hindi siya na-train, pero sa kanya ngayon, makikita mo, kaya sinabi niya, but I am only a little child. May katotohanan po yan. And do not know how to carry out my duties. No? Pwedeng sabihin natin na talagang wala siyang experience. Wala talagang experience. Kaya nga dito, makikita mo, ano tong little child na to na gusto natin maintindihan? Sa Hebrew word na are, translated little child, means immature person. Bata pa talaga. No? Maaring age of 14, 15, 16. Lack of experience, paano niya pamumunuan ang bayang ito na napakalaki. At siyempre, alam naman natin, ang Israel na yun, may pagkamatigas ang ulo nitong mga ito. Amen po ba? Hello? Amen. Sabi na naka-quarantine, labas pa rin ang labas. Amen po ba? Sabi nga mag-shot ng face mask, ayaw pa rin mag-shot ng face mask. Amen po ba? Sabi na nga, wala bata, hanggang 20 years old, walang lalabas, sa 60 pataas, lumalabas pa rin. Amen po ba? Kaya okay, nalabas. So anyway, means immature person. Kinilala ni Solomon, tanda natin, Solomon has a humble, as a humble person. No? Kinilala ni Solomon ang huling ginawa ng Diyos at ang Diyos ay magiliw na tapat, makatarungan at mapagmahal. So, bilang isang humble person, tandaan natin, siya po ay patuloy na pinananahan ng kaisipan ng Diyos. Kaya dito, ang huling ginawa ng Diyos ay naalala pa niya. At magiliw na tapat ang Panginoon, makatarungan at mapagmahal sa Kanya. Sa 1 Kings 3:6, ang sinabi rito, sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David. So ito yun. Naalala niya o kinilala niya ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang ama. At naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At pinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. So brothers, sisters, ganun po ka-humble ang persona, ang pagkatao po ni Solomon. Hindi siya naging isang palalo o mayabang. Kaya bandang huli na. No? Pero dito, kitang-kita natin, bilang isang worshiper, naglilika ang Diyos sa kanya ng isang pagiging
humble person. Amen po ba? Naglilikha ang Panginoon sa kanya na, na hindi niya nakakalimutan yung ginawa ng Diyos sa mga nakaraan. Naglilikha ang Diyos sa kanya na ang Diyos ay isang magiliw na tapat, loyal ang Panginoon sa kanyang mga salita. Makatarungan, just ang Panginoon. Makatarungan siya at very loving God. Yan po ang description niya sa Panginoon. Kaya, kinilala, unang-una, kinilala ni Solomon ang huling ginawa ng Diyos at ang Diyos ay magiliw na tapat, makatarungan at pagmapagmahal. Pangalawa, hiningi niya sa Lord ang patuloy na pagsang-ayon o favor sa lahat niyang gawa, gagawin. So napakaganda na makikita mo rin ang mismong nag-transpire sa puso ni Haring Dali o ni Haring Solomon, no? Patuloy, sabi, hiningi niya sa Lord ang patuloy na pagsang-ayon o favor sa lahat niyang gagawin. Ganun po siya ka-humble sa Lord. Ganun po siya ka-dependent sa Panginoon. Amen po ba? Kasi lalabas at lalabas po lahat ng qualities nito kapag ikaw ay true worshiper. Nakasun po ba tayo? Amen. Pangatlo, nagpahayag ng pagpapakumbaba si Solomon. Alam niyo kapatid, meron akong pinameditate Isaiah chapter 2. Doon sa Isaiah chapter 2, makikita mo ang isang kinagigimbal ng Panginoon or kinamumuya ng Panginoon ay yung pagiging palalo. Naintindi ba natin? Yung pagiging sa word na kali is mayabang. Yung punong-puno ng pride. Ayaw ng Lord niya. Amen ba? Tandaan niyo to. Timpisa. Ang lahat ng palalo sa time nito, ngayon po, under COVID-19, ibabagsak po ng Panginoon. Tandaan mo po yung sinabi ko. Mangyayari po ngayon yan. At mangyayari na po yan. Kaya church, if you belong to the kingdom of God, remove, tanggalin mo ang pagiging palalo. Alisin mo yan. Ibabagsak ng Panginoon ngayon yan. Tandaan niyo sinabi ko. Basahin niyo po ang Isaiah chapter 2. Hello? Totoo po yan. Ayaw ng Diyos na tayo ay magyabang. At walang dahilan para magyabang tayo. Kung sinasabi natin, we're a worshiper of the Lord at very dependent tayo sa Lord. No way, para meron pa tayong ipagyabang. Ipagyabang natin ang Panginoon. Amen po ba? Our confidence is the Lord. Our confidence is His Word. Ang promises niya. Kaya kasi si King Solomon nagpahayag ng pagpapakumbaba itong tao. Amen po ba? Tandaan po natin. Hiniling, pangapat, hiniling ang kakayahan o ability na isagawa ang kanyang mga tungkulin. Humiisa sa Lord. Sa 1 Kings 3:9, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sinong maari magari sa bayan mong ito na napakalaki. Humiisa ng kakayanan, humiisa ng ability. Amen po ba? So, hindi natin kayang gawin ang mga bagay na sa tingin natin, na akala natin ay kaya natin. Hindi po, bilang isang worshiper ng Lord, dapat maging dependent po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi, kaya nga worshiper kayo. Alam mo ang worth ng Lord. Alam mo kung sino siya. Alam mo ang kakayanan niya. Alam mo kung ano yung gagawin mo. Alam mo kung ano yung tama at mali as a worshiper of the Lord. Tandaan po natin yan. Yan ang makakamit ng isang taong mapanalanginan at mapagsambang anak ng Diyos. Katulad nga po na nangyari kay King Solomon. Kaya mga kapatid, it's about time na bigyan natin ng diin ang worship. Bigyan natin ng
ng focus, ng concentration, ng masiding pag-alay sa Diyos. Dahil yan po ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Ayaw niya na dumadaan yung araw na hindi natin siya sinasamba. Ayaw niya na parang dinaanan mo lang siya. Sino nakaranas nito na ikaw ay magulang? Dinadaanan ka lang ng anak mo. Hello? Tingin sa akin. Paggising mo sa baba at paggising mo sa baba. Paggising mo sa umaga at bumaba ka na. No? Dadaanan ka lang ng mga anak mo. Tapos, sabihin na natin walang pasok. Nandiyan ka. Pagdating ng mula hanggang hapon hanggang gabi, aakit na lang yan. Hindi ka man lang pinansin. Anong pakiramdam mo? Hello? Anong pakiramdam mo? Sasabihin mo, pipi atay anak ko eh. O baka naman di ako nakita. Kasi negro ako, negra. Hindi po eh. Hello? Anong pakiramdam mo, kapatid? Sa tingin ko, sasama loob mo. Amen ko ba? It is the same with the Lord. Amen. Huwag mo sabihin na naintindihan tayo ng Diyos. Hindi po. Mapanibugo po ang Diyos. Tandaan po natin yan. Hello? At ang gawain natin ay sambahin siya sa spirito at katotohanan. Amen ba? Every day ng buhay natin, church. Mag-devotion ka, mag-pray ka. Taas mo ang banal na pangalan ng Diyos. Amen po ba? Gawin mo yun kasi yun ang kinalulugod ng Diyos. Tandaan po natin yan. Hello? In everything we do it for His glory. Naintindihan po natin? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po yung mananalangin at makita ko po ang ating ipapanalangin sa araw nito. At para lahat po tayo ay ipanalangin natin. So kung narinig na rin po natin ang mga panalangin ito, ipanalangin pa rin po natin ito every day, no? Sa ating devotion, sa ating pong so, dami, no? Tinatambakan na tayo ng panalangin at yan po ay napakaganda. At dapat, lagi po natin itong isend lang na isend natin. At kung babanggitin ko po ito, hindi ko na po mabanggit ulit, no? Kasi narinig na rin po na yan ng Panginoon. Parang nagpe-pray na po ako sa inyo ngayon. Ang sabi dito sa prayer request, place for JCF Church. Yung lugar para sa ating church, no? Kasi wala pa po tayo. Who knows, by July 16, matuloy na po yun, no? Kasi baka mag-MGCQ. Salvation for invited friends, no? Sister Malu, pinag-inaas niya po yan. Prayers for my family, good health and protection po. Lizelle Langido, nasa Mindanao to Sister Lizelle. Protect us always laban sa sakit. Heal our body and soul. Guide us always on the right way. Baby Suleiman, kapatid ko po yan. Pag-pray po natin, no? Kalakasan, spiritual, physical, gabay at patnubay ng Panginoon sa pamilya ni Arthur Navarro sa Bacolod. Tita Ne, inaas niya si Arthur, pisa namin doon, no? Na gabay, no? Healing sa mga kamag-anak ko sa Caloocan, arthritis, sipon, sakit sa katawan, strength ng family at bumalik na SS normal ang buong mundo. Sa SS. Bumalik na sa normal ang buong mundo. At, susan, pero sabi ko lang ang sulat eh. Siguraduhin na natin yun. No, ganun talaga. At healing kay Nanay Barbara Balagosa, Helen Goos, nawa ilayo sa anumang sakit. Susan de Rosario. Okay. Prayer request po, continuous healing kay Julia sa ubo. Oh, Julia! Ano nangyari? At protection sa pagpasok sa work. Favor po more clients po. Awesome Del Rosario. Lapit na ito. Sige. Prayer request po. Healing sa sipon ko at sakit ng ulo. Risa Del Rosario. Kala ko robot to. Kala ko matibay. Hindi ka pala matibay. Ay, Sunday, padadala akong mga gamit ha. So anyway. Ito na magano. Sa percussion. Kagalingan ko rin po. Sipon, pinagpapawisan ng halamig. Pati rin po kay mama. Healing sa sakit ng ulo. Good health sa lahat ng JCF family. Mark Palenzuela, Brother Mark. No? Kamanday, makatawag ako sa'yo. Continuous healing para sa akin and good health po sa family ko, pati na din sa JCF family. Sister Marie Baquero. No? Healing po kay Nanay, Sioni, Recaro, pati po sa akin masakit po ulo. Oh, Sister Mary Jane. At likod, protection po kay Ness sa trabaho niya. Sister Jane. No? Prayer na
Prayer request, protection, provision sa family, thanks sa healing kay Erwin Torla. Magaling na po siya sa dengue. Oh, palakpakan natin ng Panginoon. Ha? Magaling na si Erwin Torla sa kanyang dengue. Pinag-pray po natin last week yan. Prayer request, family protection po, Norma Guzman. Sir Norma, nasa Malaysia po yan. Prayer request po sa protection po sa biyahe ni Jericho. Salamat at God bless po sa inyo lahat. Sister Pe, makasya. Biyahe po sister, si Brother Jericho. I don't know. Bukas ba o what? Basta itong, alam ko, July eh. Prayer for healing my gout and ulcer. Protection to all my family. Sister Josephine Sakilayan. Oh, Sister Pe, may gout ka pala. So, pagpipray lagi natin yan. Para yan ay mawala na po. Si Ate Pen. No? Pa, ito po habol. Ate, pakala ko may habol. Ito po habol yung number 14. So anyway, ipag-pray po natin lahat sila, mga frontliners. Ipag-pray po natin ang mga kapatiran na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ipag-pray po natin sila na lahat po itong mga kapatiran ito ay papagpala ng Panginoon. Because the Lord wants to heal these people. Amen po ba? At sige, let's close our eyes. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We magnify your name, Lord Jesus, for you're so good and your mercy endure forever. Hallelujah. Lord, patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin luluwalhatiin, Panginoon Diyos. Dahil ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat. Lord, we want to worship you. We want to give glory unto thee. Because you are the only God, nag-isang Diyos sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. We want to worship you, Lord. Let's lift our hands to the Lord and worship him. Haralabashiki adesanta namashiki. Yoralobokara la shanta namashiki. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For you are our God. Nag-isang Diyos. Nag-isang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, nakilain ka. Tanggapin mo ang mapuri at pagsamba ng mga anak sa oras po ito. Ikaw ang itataas namin, Lord. Walang sawang pagpuri at pagsamba. Ikaw na po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Do as you please. Do as you please. Kung paano po, ano po ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ikaw lang po ang nakakaalam. Koro na ba tiya na sana. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. For you're so good and your mercy and do it forever. Hallelujah. At sa oras pong ito, Lord, tinataas ko sa iyo ang mga kapatiran, Panginoon Diyos. Lord, ilagay mo sa puso namin kung paano maging isang true worshiper. A true worshiper who will worship you in spirit and in truth. Turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, dahil hindi namin kaya, Panginoon Diyos, sa pagitan lamang ng aming kakayanan, sa pagitan lamang ng aming kaisipan, hindi namin kaya gawin ang mga bagay nito, Panginoon. But because of you, Lord God, mapapangyari ang kalooban. Mapapangyari ang isang himala sa buhay. The Lord, help us to worship you in spirit. Holy Spirit, our great teacher, teach us kung paano ito mapuno sa puso namin ng papuri at pagsamba. Punoy mo at punoy mo at punoy mo. Fill our hearts with your words, with your power, with your fruit of the Spirit, Lord. Pumuno ito sa puso namin at para isambahin ka namin. Oh, we want to worship you, Lord. And I pray, Father God, pag-arihan mo ang mga kapatiran, Lord God, sa kanilang panalangin. Ano man ito, Panginoon Diyos, Lord, tugunin mo ito, Panginoon. Katulad ng panalangin ni Haring Solomon. Ano man ipanalangin, Lord, ay tugunin mo. Ito man, Panginoon Diyos, ay sa pananalapi. Ito man, Panginoon Diyos, ay sa security. Ito man, Panginoon Diyos, ay sa education. Ito man, Panginoon Diyos, ay sa ikabubuhay, sa negosyo. Ito man, Panginoon Diyos, ay kagalingan sa sakit. Ito man, Panginoon Diyos, ay sa relationship, Lord God. Ito man, Panginoon Diyos, ay sa parenting, whatever, all areas of our lives, Lord God. Sagutin mo, katulad ng panalangin ni Haring Solomon, Panginoon Diyos. At sa templong iyon, Panginoon Diyos, anuman ang idulog sa iyo, anuman i-offer sa iyo, Lord, ay tanggapin mo. Lord, ganun din po sa amin, Panginoon Diyos. Ikaw ang isang itataas sa FB Live na ito, Panginoon Diyos. Anumang panalangin na nandito, Panginoon Diyos, ay tutugunin mo, Panginoon. Halalabushikya. Lord, ganun din po, dinadalangin ko ang mga kapatiran na merong sakit sa oras nito. Anuman ito.
touch their bodies right now, Lord, in Jesus' name. By your stripes were healed 2,000 years ago. And I speak healing over that body in the name of Jesus Christ. And Father, thank you, Lord. Even this COVID-19, Lord. Even this virus na nasa katawan ng isang tao, isang kapatiran, isang kaibigan. In the name of Jesus Christ, I command you to get out of that body right now in Jesus' name. Lumayas ka sa katawang iyan. Yang COVID-19, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, and I speak healing over that body in the name of Jesus Christ. And thank you, Lord God. Thank you, Lord God. May pinagagaling ang Panginoon sa oras na ito. Dito sa batok mo, masakit ang batok mo. Pinagagaling ka ng Panginoon right now in the name of Jesus Christ. Hawakan mo yan. Hawakan mo yan. At yan ay mainit na dumadaan sa iyo. That is the power of the Holy Spirit. God wants to heal you right now. Poro Lobotia, the Santa Nanamo Shandasti. Marami po salamat, Panginoon Diyos. At pinadalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon Diyos, ang ihipo sa mga anak mo, ang mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Right now, kapatid, kung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, kung hindi mong pa tinatanggap ang Panginoon bilang Diyos sa sarili mong tagapagligtas, sumabay kasi sa panalangin at manalangin tayo. Panginoon Jesus, maraming salamat sa narinig ko na ikaw ang tagapagligtas. Sa pagitan ng dugo, binubuo mo ito sa cross ng Calvary para sa kabayaran ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ko, linisin mo ko, isulat mo ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At ikaw na ang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Father, thank you, Lord, sa lahat-lahat ng ito. Ikaw, Panginoon Diyos, ang gumawa nito, ginawa mong posible lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Kaya, Ama, maraming salamat. Magdari ka ng buong buhay sa mga anak. Pagpalain mo sila, Lord God. Ang pag-iingat mo ay nasa kanila, Panginoon Diyos. Sinabi mo, manalangin kami ng protection, you will protect these people. Sinabi mo, Panginoon, manalangin kami ng provision, you will provide for all the needs of your people, Lord God. Maraming salamat. At hindi ito mapapantayan, Panginoon Diyos. Salita, Panginoon, na pwede natin masabi. We love you, Lord God. We love you, Lord. Maraming salamat for your glory, in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Are you blessed? So, sa Sunday po, meron po tayong communion. At huwag po natin, baka mawala sa ating isipan. So, maganda na po kayo. Sunday po, after Saturday, before Monday po yon. Kaya, maganda po kayo ng communion nyo. Emblem lang po, at crackers or grapes, anything. So, maganda na sabay-sabay tayo magpo-communion Sunday. Amen po ba? Ano pinag-aaralan natin Sunday? The power of the Holy Spirit. Amen? Another message po yan, ang Lord, gagawin po ang Panginoon. Expect. Pag-pray niyo po ako ha, huwag yung mawawala. God bless po, God bless. God bless po.